Okay guys, magandang araw sa inyo. Welcome back to my YouTube channel. Ngayon guys, may panibago na naman tayong tutorial guys para sa inyo. Kaya paki-like and share and subscribe na rin guys para updated kayo sa mga video na i-upload ko. Ngayon guys, ay ituturo ko sa inyo kung paano mag plot ng lot bearing, okay, yung mga title natin, mga titulo ng lupa natin, ngayon na ituturo ko sa inyo kung paano pinaplot sa AutoCAD para makuha natin yung tamang location at tamang sukat ng lupa natin. Yan guys, tuturo ko sa inyo kung paano i-plot yung lot bearing sa AutoCAD. Okay guys, let's go! Okay guys, ito yung i-plot natin na lot bearing, okay? Ito yung plot natin ng lot bearing guys, yung 0.1 to 0.2, 0.2 to 0.3, 0.3 to 0.4, 0.4 to 0.1. Okay guys? Guys, pag i-plot natin yan, ang una nyong igagawin, iseset natin yung unit, okay? Iko-command natin yung unit guys, units, okay? Units. Okay guys? Enter. And then sa degrees, naka-decimal degree siya guys. Ilalagay natin sa surveyors units. Okay? Surveyors units. And inches. Siset natin siya sa meters. And then, okay. Okay guys. Ang unang kukomand nyo guys, pag magpla-plot tayo ng bearing, okay? P-line. P-line. Click enter. Okay? And then, command ng 0 degrees. Okay? 0 degrees. Okay? And then enter. Okay. And then pag magpla-plot na tayo ng bearing, i-type nyo yung at. Okay. At distance 15 meters. Okay. And then sign angle. South 64 degrees. 57 minutes. West. And then click enter. Yun guys oh. Yun, okay. Ito yung 0.1 papuntang 0.2. Hanapin naman natin niya yun ay 0.2 to 0.3, okay? And then command uli at 20 meters angle sine north 27 degrees 02 minutes punta ng west, okay, west. Click enter. And guys, oh. Yun, okay. And then, hanapin natin ay kasunod, 0.3 papuntang 0.4, okay. Type nyo lang ulit. At 15 meters angle sign north 64 degrees north 64 degrees 57 minutes and then S papunta ng S. Okay, click enter. Okay guys, ito yung tinuro nya. 0.1 to 0.2, 0.2 to 0.3, 0.3 to 0.4. Hanapin naman natin ngayon ay 0.4 to 0.1. Okay, i-close natin yan. Okay, type ulit guys at 20 meters angle sign south 27 degrees 02 minutes S and then click enter. Okay guys, ito na guys yung lot natin. Okay, ito yung mga bearings nya guys oh. Okay, yan. I-pisto ko lang guys, okay. Copy. Copy. Okay. Dito siya guys. Okay. Copy natin sa. Okay. Yan. Copy ulit.
Okay. Yan. Copy ulit yung isa. Yan. Okay guys, yan yung lot bearing niya guys, okay? Yan guys, susukatin lang natin siya side by side. Okay? Kasi sabi niya dito, 15 meters daw to, 20 meters ito. And then guys, sukatin natin. Punta lang kayo dito guys, oh. Okay? And then align. Kasi hindi naka-align yung drawing sa True North. Okay? Click natin yung kanto para masukat natin. Click dito. And then, click. Okay? 20. Yung side na siya guys. 20 meters yung side na yun. And then, sukatin ulit natin to. Side 1. 0.1 to 0.2. Okay? 15 meters. Okay? Yan yung sinasabi ng bearing. Ang sukat sa bearing. Okay? 0.2 to 0.3. Okay? 20 meters din guys. Okay? 20 meters. 0.3 to 0.4. Okay, 15 meters. Nagtututal siya guys ng area na 300 square meter. Ganun lang guys kasimple kung paano mag-plot ng lot bearing. Okay guys, sana guys may natutunan kayo sa topic natin ngayon. Sana abang nyo pa guys, tuturo sa inyo kung paano mag-set ng coordinate sa drawing. Okay? Isisit natin yung drawing through coordinates para magamit natin sa site. Okay? Kasi mahirap guys mag compute ng bearing sa site pag hindi naka-align yung building natin sa True North tsaka True East. Napakahirap yan guys. Kaya yan yung susunod na ituturo ko sa inyo. Okay guys, maraming salamat sa panonood ninyo. Paki-like and share and subscribe to my channel guys. Kung kayo ay may natutunan o nagustuhan nyo yung topic natin guys. Maraming salamat sa inyo. Okay guys, thank you.